how deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Upon a cross, my sin upon His shoulders, ashamed I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was a dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Rowel Camia. Bumabati po sa inyo ng isang totoo pong napakalamig na araw po ng Lunes dito po sa aming lugar. Maniniwala po ba kayo na ngayon po ay minus 37? Po, pag lumabas po kayo saglit na saglit lang, talaga pong parang binabatak yung inyong mga muka sa sobrang lamig. At gusto ko man kayong batiin po ng Happy Valentine's Day. Eh, pasensya na po kayo dahil hindi ko po nakagawian na bumati ng Happy Valentine's Day o Happy Hearts Day o kung ano pa mang ibang tawag na ginagawa po ng iba, yung mga pastor, para lang wag banggitin yung Valentine's Day, gagawing Hearts Day. Wala po, there is no such celebration, no po. Wala pong ganyang isang araw na itinalaga para ang pag-ibig ay maging isang araw lamang. Kung hindi ito po, mga kapatid, ay isang turo ng Panginoong Hesukristo ng pag-iibigan. At ito po'y hindi lamang doon sa mga gusto mong ibigin, kung hindi maging doon sa ayaw mong ibigin. Ibig sabihin, pati sa iyong kaaway. So, ito po siguro magandang pag-usapan natin ngayon. Kasi po, hindi ko po alam, mga kapatid, kung gaano karami sa umagang ito ang nagsisisi. Mga dalaga, kabataang babae, mga teenager na sumama sa boyfriend, at alam nyo na, may nangyari.
na ngayong gabing ito, I'm talking about the Philippines, ngayong gabing ito ay nakauwi na ng bahay, nakahiga na ngayon at nag-iisip, hindi kaya ako mabuntis pagkatapos ng isang buwan. Hindi lang yon, kundi naisuko niya ang kanyang pagkababae sa isang lalaking hindi niya sigurado kung siya'y totohanin o siya'y pakakasalan. O sa isang binatilyo na pagkatapos nung nangyaring Valentine's Day kanina ay nasa bahay din at nag-iisip, papaano kaya kung nabuo yung ginawa namin kanina? Ano na ang mangyayari? Ako'y nag-aaral pa, hindi pa ako tapos, paano kaya ang aming gagawin? Mapapasok ba ako sa isang sitwasyon na hindi maayos at magdudulot ng malaking problema in the future? O ang isang lalaki na matapos gumawa ng Valentine's Day sa hindi niya asawa ay katabi ngayon ng kanyang asawa, meron kaya siyang guilt, meron kayang konsensya na habang katabi niya ang kanyang may bahay ay gumawa siya ng Valentine's date sa ibang babae kanina? O isang babae na nasa abroad marahil ang kanyang asawa at nagtatrabaho para kumita ng pera para sa pamilya ay nakipag-date kanina sa isang boyfriend or boylet or kung kanino man, na ngayon ay natutulog at marahil kausap, ka-video call ang kanyang asawa at nag-uusap sila ng tungkol sa kanilang pag-ibig at kanilang isa-celebrate ang kanilang Valentine's Day ng magkahiwalay. Samantalang siya ay gumawa na ng Valentine's date kanina. Hindi ko po alam kung anong mga sitwasyon ang ating mga kalagayan ngayon. Marahil kabilang ka naman doon sa kategorya na ikaw ay Kristiyano ng matagal pero kayong mag-asawa ay nag-celebrate din, nag-date kayo kanina at nakisabay kayo sa napakamahal na restaurant, mga lugar na kung saan ubod ng mamahal ng presyo, sumabay ka sa pagbili ng bulaklak na dati 10 piso isa pero ngayon ay marahil 100 piso ang isang piraso dahil sa selebrasyon nito. O marahil ikay kabilang sa isang babae ngayon ay nagmumukmuk, galit ka sa iyong asawa dahil hindi man lang ikaw nabate ng Valentine's Day. Hindi man lang napahalagahan yung sinasabi mong araw ng pag-ibig. O ikaw isang lalaki na o boyfriend na hindi ka man lang din natawagan o na-text man lang, o kayo sa oras na ito bilang magkarelasyon ay magkaaway dahil kayo ay hindi nakapagbigay ng oras para sa araw na ito. Mga minamahal na mga kapatid, alam niyo po ang selebrasyon ng araw ng mga puso sa buong mundo ay lumilikha ng napakalaking pag-aaksaya. Pag-aaksaya ng mga bulaklak na bukas lanta itatapon, sinasamantala ng komersyo ang pagpapamahal ng bilihin ito. Ganon din yung mga Valentine's card, mga pangregalo, condom at mga contraceptives at kung ano-ano pa. Ang pila ng sasakyan sa mga motel ay napakahaba. Sabi nga nung isang nabasa ko kanina, buti na lang Lunes at may pasok. Dahil kung iyan ay weekend, sigurado traffic sa mga lugar na kung saan may motel. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya at mga Kristiyano na, tayo ba'y nakikihalo sa mga selebrasyong katulad nito na alam naman nating hindi naman talaga, ano tawag doon, pag-ibig at tunay na kahulugan ng pag-ibig ayon sa itinuro ng Panginoong Hesukristo ang ipinopromote. So ayan po, hindi po nagiging KJ ang inyong lingkod. Tumatalakay lang po tayo ng mga aralin na kung saan pwede nating kapulutan ng aral at maging hamon sa atin bilang mga mananampalataya paano natin ito titingnan. So ayan po, araw ng pag-ibig. Topic po ng inyong lingkod sa araw na ito. Sama-sama po tayo magbulay-bulay. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, unang Juan 4:8. 1 John 4:8. Whoever does not love does not know God, because God is love. Ang tanong, Pastor, masama bang mag-celebrate ng araw ng mga puso? Hindi. Hindi po
Hindi po bawal ang mag-celebrate ng pag-ibig. Hindi po bawal mag-celebrate ng pagmamahal. In fact, iyan po ay dapat isine-celebrate dahil ang Diyos ay pag-ibig at ang tungkol sa Diyos ay dapat pong ipinagdiriwang. Palatandaan daw po yan ng pagiging mga anak ng Diyos. Because whoever does not love does not know God. So yung mga believer, the first proof of you being a believer of God is you know how to love. Ayan. Ngayon, ang problema ho rito ay kung paano natin i-define itong love na ito. Hindi po naman lingid sa inyo. Madaming klase niyan eh. Meron pong erotic love, yung po yung eros na tinatawag. Meron pong phileo o filial love. Ito po yung pag-ibig sa kapatid. Meron pong estorge, yung pag-ibig sa ina, yung pag-ibig ng ina sa anak. Hindi po ba? Yun po yun. Mahirap pong tumbasan yun. Kaya ang Bible, kinukumpara, sabi, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? So, imposible yun, di po ba? Pero malimutan man ng ina ang anak, ang sabi ng Diyos, ikaw, hindi kita malilimutan. That is the greatest love, the agape love. Yung pag-ibig na yun ng Diyos at yun po ang itinuro ng Diyos. Yung po yung klase ng pag-ibig na atin pong tignan. Alam niyo po, namulat ako na ang February ay kinikilalang buwan ng pag-ibig. Noong mga kabataan kami, kasama sa programa ng simbahan yan eh. Lahat ng mga churches, pag nag-church planning, pagdating ng February, love month. Ano tatalakayin pagdating sa love month? Okay naman po, kapag Christian churches, tinatalakay at pinapaliwanag ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, yung mga pagsasakripisyo ng pag-ibig, yung 1 Corinthians chapter 13 tungkol sa pag-ibig, natatalakay naman po iyon. Pero ewan ko, bakit talaga kahit mga simbahan, dumating doon sa pagkakataon na isine-celebrate ang Valentine's Day. Dami ko nga nakita, mga Kristiyanong antatagal na, nakikibati pa ng Happy Valentine's Day eh. Katulad din po yan nung Happy Birthday Tatay in Heaven. Na po, pares lang yan. Ibig po sabihin, kapag hindi malinaw ang iyong pagkaunawa sa bagay na yan, eh gagawin mo yan nang hindi mo naiintindihan. Na po, ang tanong, pwede pa bang batiin ang isang taong patay ng Happy Birthday? Mga kapatid, ang birthday, sineselebrate yung pagkasilang hanggang sa panahon na ika'y buhay. Yung po yung kahulugan noon, ipinagpapasalamat mo ang bawat taon kasi nagbe-birthday ka pa. Pag namatay ka, ang isineselebrate, mga kapatid, ay death anniversary. Yung po yung katotohanan. Bakit mahalaga rin na alalahanin yung death anniversary? Tayong mga mananampalataya, ginugunita natin yung kamatayan ng mahal natin sa buhay upang wag naman natin silang makalimutan, upang maalala natin ang mga mahalagang payo, paalala, yung buhay nila. May mapupulot po tayong example dyan. Sineselebrate natin yung kamatayan, yung bawat... It also allows us to reflect on life, yung kaiksian ng buhay at yung halaga ng buhay. Pero pag Kristiyano ka, hindi na sineselebrate yung birthday nung namatay. Babati ka pa, Happy Birthday Tatay in Heaven. Eh anong tinuturo mo sa mga mananampalataya nito? Hindi po ba nakakahiya? Nakakahiya po dun sa mga hindi mananampalataya. Paulit-ulit ko po itong binabanggit, pero ganun din po sa Valentine's Day. Kapag tinanong, ang Kristiyano ba nagse-celebrate ng Valentine's Day? Ano isasagot mo? Hindi. Pero ikaw, bati ka ng bati ng Valentine's Day. Nakapost pa sa Facebook at saka sa IG. So ito po yung nakakalungkot. Tayo po, bilang mga mananampalataya, because the tradition of Valentine's Day, katulad ng ilan at iba pang mga piyesta na nakasanayan, hindi natin yan ipinagdiriwang. Ang mga Protestante ay kinikilala ang buwan na ito bilang pagan celebration of love. At ito po ay hindi dapat kinukonsinte ng mga simbahan at ng mga leaders nito. Kasi po, if you are going to look at how Valentine's Day was celebrated nowadays,
it was anticipated not to show love, agape, or phileo, but to show erotic love, physical. Ito po ang ipinakikita nito. Nakakalungkot. Ito ang promotion ng Valentine's Day. Eh, Pastor Ruel, bakit ba kontrang-kontra kaya yata naman sa pagdiriwang ng pag-ibig? Mga kapatid, hindi. Hindi po ako kontra kung ang diwa ng selebrasyon ay pag-ibig ayon sa konteksto ng banal na kasulatan sa itinuro ng Panginoong Hesukristo. Pero yung pong selebrasyon na nakikita po natin ngayon on how people celebrated commercialism, no, lust and fleshly desires of Valentine's Day, doon po ako hindi pabor. Kaya po, tumatalakay tayo ngayon. So, ang katotohanan mga kapatid, I want to promote love and loving. Si Jesus mismo, siya po mismo ang halimbawa ng mga bagay na ito. Bagamat wala naman siyang kasintahan. Wala naman pong asawa ang Panginoong Hesukristo ayon sa banal na kasulatan, pero nagturo at tagapagturo siya ng pag-ibig. Mga kapatid, makikita po natin na in the last intimate encounter, ayan po sa ating PowerPoint, ano po? In the last intimate encounter between the Lord Jesus and His disciples, on the final night of His life, ano ba ang kanyang bilin? So mahalaga yan, hindi po ba yung mga huling gabi, yung huling paalala, yung huling mensahe, ano po ang sabi ng Panginoon? John 13:35. Ang sabi po niya sa kanyang mga alagad, "By this, all men will know you. By this, all men will know that you are my disciples." Paano? If you love one another. No? Ito ang sabi ng Panginoon. We will be known, He said. How? We will be known not by our power. Ang mga alagad, binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo, no? Magpalayas ng mga masasamang espiritu, magpagaling ng mga may karamdaman, gumawa ng himala. Pero anong sabi ng Panginoon? No, people will know you not by your power. Kasi po ang daming gumagawa niyan ngayon. No, pero ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, sasabihin ko pagdating ng araw, magsilayo kayo. Panginoon, di ba nangaral kami sa pangalan mo? Panginoon, di ba nagpalayas kami ng masamang espiritu sa pangalan mo? Panginoon, di ba nagpagaling kami sa pangalan mo? Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Kaya, people will get to know us not by our power, not by our wealth. Ang akala po ng marami, yung pagpapalang material ay palatandaan na ikay alagad ng Panginoon. Ito po ang turo ni Uriel Balano ng G12. Hindi mo na-attract ika ang pera. At kapag hindi mo na-attract ang pera, ibig sabihin yan, mahina ka. Kasi ang sabi ng Panginoon, yung pagpapala ay pagpapalain ka, hindi lang naman sa langit, dito rin sa lupa. No? Yun po yung napanood kong video, sinasabi niya, dapat ang blessing ay hindi lang sa langit, kundi dito sa lupa. No? At kapag ikay hindi na-attract ng pera dito, ibig sabihin hindi ka pinagpapala, hindi ka makikilala bilang mga alagad ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi palibasa may pera ka, pinagpala ka sa material na bagay, ikaw ay alagad ng Panginoon. In fact, sa Biblia, mayroon pong mayaman, lumapit sa Panginoon, gustong sumunod. Yan sabi ng Panginoon gawin mo mga utos. Ginagawa ko yan, Lord! Sumusunod ako sa mga utos. O sige, umuwi ka, benta mo, ari-arian mo, sumunod ka sa akin. Naku, lungkot na lungkot itong lalaking ito kasi napakayaman niya. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng mayaman ay palatandaan niya na sila ay mga lingkod ng Panginoon. Hindi palibasa mahirap ka at wala kang pera ay hindi ka lingkod ng Diyos. Hindi palibasa ikaw ay walang matibay na pagkukuhanan ng iyong
mga kabuhayan sa araw-araw, hindi ka ng Kristiyano. Hindi po dyan nakikilala. Sabi nga ng Panginoon eh, buti pa yung asong gubat, may lungga eh. Pero ang anak ng tao, wala malang mahigaan ng kanyang ulo. So hindi po palibasa may pera at may mga power, ay iyan ay anak ng Diyos. Hindi dyan nakikilala. Hindi rin nakikilala sa pagiging magandang lalaki, sa kaakit-akit na siyang hinahabol ng mundo ngayon. Nagpapatangos ng ilong, nagpapapayat, nagpapaganda, lahat na po ng klase ng pagpapaganda. Yung dating hindi kaputian, iinom ng katakot-takot, naglutatayon para pumuti. Dalaw ng dalaw sa mga derma, kaskas dito, batak dito, hila doon, hanggang sa maging kaakit-akit. Dahil akala natin sa pamamagitan niyan, eh makikita ang palatandaan, pagiging pinagpala at pagiging anak ng Diyos. Hindi tayo makikilala kahit na magtagumpay ka sa buhay. Hindi lahat ng nagtatagumpay sa buhay na ito ay anak ng Diyos. Mga kapatid, eh yung pang mga katagumpayan sa negosyo, sa pag-aaral, hindi po palibasa nagtagumpay dyan eh, Kristiyano. At hindi po yan ang proof. No po? They will not know us not by our success, attractiveness, wealth, or power. Not even our religion. No? Yung ating relihiyon, hindi pala tandaan. Kabilang ka sa Winnipeg Unida or sa Reform Unida Christian Church, eh ligtas ka. May mga napasali po doon, nag-join, na maaaring hindi naman talagang regenerated. So wala pong basihan yung pagiging kasama ng relihiyon para sabihing ikaw ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Eh Pastor, what about morality? Alam niyo po na fake yan. Marami pong tao ang bait-bait pag may nakakakita. May mga tao na mukhang banal na banal kapag pinapanood ng mga tao o nakikita ng iba. Matulungin kapag alam na mayroong camera. Madamayin kapag alam na malalaman ng iba. No, yung moralidad, mga kapatid, ay pwedeng i-fake at fine-fake yan ng marami. Ang sabi po ng Panginoon, people will know you by our love. That is how people will know we are the follower of Christ. We are His followers. Ganong kahalaga ang pag-ibig, mga kapatid. Ganong kahalaga ang pagpapakita ng pag-ibig dahil dito tayo makikilala bilang mga mananampalataya. Ang tanong, yan ba yung pag-ibig na isine-celebrate ng February 14? Mahalaga ang pag-ibig na tinutukoy ng Panginoon dahil hindi lang ito nakatuon doon sa mga kaibig-ibig. Imagine ninyo po mga kapatid. Po, meron ba sa inyong nag-date nang hindi naman, ano tawag doon? Na hindi kaibig-ibig yung inyong kadate. Wala namang ganun. Yung ayaw mo, galit ka, ide-date mo, pakakainin mo sa restaurant. Walang ganun. O dadalin mo sa mahalagang okasyon na hindi mo naman kaibig-ibig. Pero yun po yung definition ng pag-ibig sa Panginoon. Ang pag-ibig na tinutukoy ng Panginoon ay nakatuon. Nakatuon hindi lang doon sa kaibig-ibig, kundi maging doon sa ating kaaway. Now, siguro po, para hindi tayo masyadong humaba, let us define what love is. And it's not just a simple lust or an emotion or merely a sentimental state of mind na siyang dala ng Valentine's Day. Yung lust or emotion or feelings, sentimental state of mind. Now, there is romantic love, the love of family and friends. Meron pong tinatawag na phileo, yun po yung binanggit ko na kanina. Meron pong eros or romantic love. But the Bible tells us the highest love is not based on feelings. The highest love is based on commitment of our will. Mga kapatid, napakahalagang aralin ang bagay na ito kasi ubod naman ang halaga talaga ng pag-ibig. Love is very essential. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesukristo,
ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Korinto, may limang elemento na mahalaga sa buhay. 5 essential element to life. And the Apostle Paul mentioned this on 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Ano-ano yan mga kapatid? Basahin muna natin ang talata. Sabi ni Apostol Pablo, if I speak in the tongues of men, or tongues of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. Limang bagay na importante sa buhay. Oratory. Kahusayang magsalita. Kahit ikaw ang pinakamagaling na preacher, kahit naubod ng husay mong magsalansan ng mga salita, mahusay kang magpaliwanag, kung wala kang pag-ibig, wala tong kabuluhan. Propesiya. Nakakahula ka, nakakapagpahayag ka ng malalalim. Sabi dyan, you can fathom all mysteries and all the knowledge. Pero kung wala kang pag-ibig, wala yang kabuluhan. Merong mga pagkakataong nakagawa ka ng himala, may gumaling, naipag-pray mo. Merong mga bulag, pilay, sabi mo nakalakad at nakakita. Pero kung ginawa mo ito, hindi sa pag-ibig at sa kayabangan, wala itong kabuluhan. What about charity? Tumutulong ka sa mahirap, namimigay ka, binibigyan mo si pastor ng love gift, binibigyan mo si ganito ng love gift, meron kang budget na pambigay sa mga mahihirap. Kung hindi naman sa pag-ibig mo ginagawa at ginagawa mo ito bilang pagpapakitang tao, wala itong kabuluhan. Sabi nga, yung pagtulong, hindi na nalalaman ng kanan yung ginagawa ng kaliwa. At ang panlima, martyrdom. Ano po? Ang sabi po dyan kahit ibigay mo ang iyong sarili, give over my body to hardship, magpakamartir, magpakahirap, kung hindi naman dahil ito sa pag-ibig, wala itong kabuluhan. So, Apostle Paul told the Corinthians they could have all five of these qualities. In fact, pwede naman taglayin yan Pwede pong gawin yan ng bawat isa. Magkaroon po ng kahusayan sa pagsasalita, makapagpahayag o makapag-prophesy, makapangaral, makagawa ng himala, makatulong sa mahihirap, o magpakamartir. Pero alam niyo po ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sabi ni Apostol Pablo at sinasabi ng Banal na Kasulatan, they could have all five of these qualities, but if they did not have love, they have nothing. Ulitin ko, life minus love equals zero. All of those qualities of life, all of those important things in life, five of those qualities that necessary or necessities of life, without love equals for nothing. Kaya emotionalism, intellectualism, activism, humanitarianism, asceticism, without love are worth absolutely nothing. Baka ngayon nyo lang na nadaanan niyang asceticism. Any form, anything that you do, that you think are good, pero ginagawa mo ito ng walang pag-ibig, hindi naman masama, ginagawa mabuti nga pero ginagawa mo without love, it is worth absolutely nothing. Sinasabi po ni Apostol Pablo na
na kailangang klase ng pag-ibig ay matatagpuan sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 13. Pinaliwanag po niya na this love, no po, is patient and kind. It is not envious or arrogant or rude. Hindi makasarili, hindi yung gusto yung makaisa, hindi yung gusto yung makadate lang. O kapag hindi na i-date, ay masama ang loob dahil hindi nabigyan ng bulaklak, walang tsokolate, no? O hindi na alala, wala man lang regalo, Valentine's Day. Kaya kung masama loob mo ngayon, makinig ka kapatid. Baka naman yung iyong boyfriend o yung asawa mo ay natauhan lang sa katotohanan na hindi naman ito celebrate, intayin mo na lang. Kasi merong mga bagay na dapat i-celebrate eh. May mga bagay na timing ng celebration. Alam niyo po yung kung magse-celebrate kami mag-asawa, ang gusto ko pong i-celebrate yung araw na una kami nagkita. The first time we met. Alam niyo po ba yung kailan pa yon? O kita niyo, hindi niyo na alam. Kasi po, hindi niyo po sine-celebrate yun eh. The first time we kiss. Naku, memorable. First time yun eh. Yung mga bagay na yun, sineselebrate yun. Do you know that this is the day that we first kiss? Let's have a date. O, may bulaklak ka. Bakit ako may bulaklak? Do you know that this is the first time I visited you? No? Yung unang akyat ko ng panliligaw sa'yo. Those things, those are worth celebrating. Yung, why do you give me flowers? Because this is the first day na ipinanganak mo yung ating panganay. Hindi po ba mga kapatid? Those are worth celebrating. Rather than celebrating this last full celebration of Valentine's Day. Kasi ang pag-ibig, hindi nga siya envious, hindi siya maingitin. Pero ngayon, napakaraming babaeng inggit. Lalo na po, yung mga nag-post sa Facebook ngayon ng isang hotel na may kama, maraming nakalatag na bulaklak, nakalagay doon sa headboard ng hotel, Happy Valentine's Day. Pagkatapos, katakot-takot na mga regalo, may champagne, may candlelight. Pagkatapos, di naman kayo mag-asawa pa. Ano po tawag doon, di po ba? Pero yung mga ibang kabataang babae, naku, inggit na inggit doon. Yung ikaw, boyfriend ni ganun, dinala siya sa hotel, binigyan ng ganito, ang ganda. Ang hindi niya alam, isinuko po ng babaeng yon ang kanyang pagkababae sa araw na yon, nang hindi naman sigurado kung pakakasalan siya o matino yung lalaking nagdala sa kanya doon. It is not selfish or easily angered. It doesn't keep a record of how others have wronged us. It puts up with a lot and endures with hope. It doesn't run away when the going gets tough. Yun ang paliwanag ni Paul ng klase ng pag-ibig. Sabi nga po, real love never stops loving. Real love never stops loving. Hindi nakikiuso dahil ito'y totoo. Take note, hindi nakikiuso dahil ito'y totoo. Hindi kailangan manggaya ng iba para ipakita ang kanyang pag-ibig dahil yung pag-ibig na yon na nasa kanya, yun lang ang dapat niyang ipadama. Hindi manggagaya, hindi magsasawa dahil likas ang pag-ibig na ito sa kanya. Hindi isang araw lang ng selebrasyon, dahil likas yung pag-ibig na yon. Ang motivation no po, ng pag-ibig ay ang pag-ibig ng Diyos. God is love. That is the real love. At alam niyo po ba mga kapatid, ang motivation ng pag-ibig na ito ay biyaya, hindi obligasyon. Service at hindi performance. Kaya, kung nag-extra effort ang boyfriend mo, nag-extra effort. Ang asawa mo, nag-extra effort. Yung babae o sino man, tandaan mo, iyan ay performance. Dahil ang tunay na paglilingkod, no?
ang tunay na service, ginagawa yan kahit walang okasyon. At hindi yan obligasyon. Palibasa, may okasyon, aasa ka na merong regalong obligado na ibigay. May card na obligadong ibigay. Merong bulaklak na obligadong ibigay. O may tsokolating obligadong ibigay. In the same way, ikaw na lalaki ka na mahilig ka sa pita ng laman, hindi palibasa girlfriend mo na yan at natapat na Valentine's Day ngayon, obligado siyang ibigay ang kanyang katawan. Hindi yun biyaya. Hindi yan pag-ibig. Yan ay mapagsamantala. This love that the Apostle Paul is mentioning thrives on a desire to give rather than to receive. Nagbibigay, nagpaparaya, nagtitiis. Hindi dahil guilty, kundi nagmamahal. Kung wala kang special na regalo, walang bulaklak, walang tsokolate, o special dinner date, huwag kang mag-inarte, kapatid. Subukan mo mag-evaluate. Hanapin mo yung pagsasakripisyo ng taong nagmamahal sa'yo. Hindi yung hanapin mo dahil lang sa araw na ito. Tayo po kasi dito sa Winnipeg, ngayon pa lang magsisimula ang umaga natin. Mga babaeng nandito sa Canada, pumasok yung mister mo ngayon, pero bago pumasok kanina, nagpala muna ng yelo eh. Yung mister mo, maghapon sa trabaho, pagod na pagod yun pag-uwi. Tapos aasahan mo, dadaan sa ganito, o kaya nag-book ng ganito, o kaya bibili ng bulaklak na ganito, may pasalubong sa'yo. Tapos pag hindi dumating yung inaasahan mo, mag-aaway kayo mamayang gabi, nasa ng hustisya? Balikan, ating suriin ang mga pagsasakripisyo. Sukatin ang kanyang pag-ibig sa mga bagay na naginawa sa iyo. Hindi dahil sa fake na selebrasyon na idinidikta ng araw na ito. Huwag makiuso. Huwag makiuso. Palibasa po mga kapatid, hindi naman kami gumagawa nito simula pa nung kami nagkakilala ng mag-asawa, ng misis ko, ni Ate Dang. Wala po siyang inaasahang ganito. Wala po siyang inaasahan na merong bulaklak siyang darat nandito mamaya. Pag meron po, tatawanan na pa ako nun eh. Sasabi, ang corny mo. Di naman dapat natin yan sineselebrate. Pero may mga pagkakataon na wala namang okasyon. Napadaan po ako sa Safeway. Nakakita po ako ng orchids. Minsan nagsesale yung orchids ng $12. Yung tatlo po, yung dalawa po yung stem na gano'n na magaganda bulaklak. Bibili po ako. Tapos pagdating po ng misis ko, nasa lamesa, dadatnan niya. Tuntua yun. Walang okasyon. Walang kailangang special na araw. Kagabi po, lumabas po kaming mag-anak. Hindi special dinner with her. Kundi kaming pamilya dahil alam ko yun ang makapagpapasaya sa kanya eh. Ang misis ko po, kapag lalabas kaming dalawa, iniisip yung mga bata eh. Mga bata. O di sama-sama na po kami. May dinner po kami kagabi. Kumain po kami sa isang restaurant dito. No, sa Winnipeg. Kumain po kami. At kapag dinner kaming pamilya. Hindi dahil may special. Mamaya akong gabi, wala na po. Tulugan yan. At ito po mga kapatid ay ginagawa natin hindi dahil obligasyon. At ito pong pag-ibig na itinuturo sa atin thrives on a desire to give rather than to receive. Now, eto mga kapatid, share ko lang sa inyo. Why strong couples don't need to celebrate Valentine's Day? I'm referring to the strong couples. Yung matitibay. Matitibay na mga couples. Kasi yung mga nagse-celebrate yan, mga marurupok yan, mga kapatid. May hinang nila lang pa pagdating sa pag-ibig. They want to receive. They want to get something. Instead of giving, they want receiving. Pero ito po yung nabasa ko lang po ang article na ito. Why strong couples
don't need to celebrate Valentine's Day. Number one, why they don't need? Because they don't need to flaunt their relationship status. Bakit hindi kailangan i-celebrate ang Valentine's Day? Yung mga matitibay na pong mananampalataya at matibay ng mag-asawa, hindi na nila kailangan ipangalandakan yung kanilang relationship status. Hindi na kailangan ipakita sa iba. Hindi na po kailangan ibandera yung kanilang mga relationship status. Yan po ang katotohanan. No po? Yung mga TikTok ngayon, Instagram, no? Some see Valentine's Day as a way for others to flaunt their status because of this February 14. It has become a performative holiday where people compare happiness. Well, people compare kung saang hotel nagpunta, saang dinner date nagpunta, kung anong ipinakita. Tingnan nyo yung mga status ngayon. They express their love for each other in sweet and genuine ways all year long, and that is for the strong couples, not just on this particular February 14 day. Yan po ang una. They don't need to flaunt their relationship status. Second, number two, ang pangalawa, spontaneous affections is way more fun. Strong couples know that it is so much more romantic to surprise your significant other with a gift, with flowers, with anything all year long, all other day of the year. Those are the moments that will ultimately be cherished and remembered. Kesa dun, eh naku, makikisabay ka, inaasahan niya ng lahat. Minsan, ang problema, nakabili ka ng bulaklak, masama pa loob pag binigay mo kasi mumurahin yung nabili mo. Eh, yung makikita niya sa Instagram, naku po, ang mamahal, ang ganda, delivered. Yung iba nga, isang buong kotse, puno ng bulaklak, eh, ganun, dumali. Tapos ikaw, eh, tatlong red roses lang katapat na ibibigay mo. Valentine's Day. Pero alam mo, magiging special yan. Ibigay mo yan halimbawa ng ibigay mo halimbawa yan ng March 3 nang wala okasyon. Ibigay mo, di ba? Iba dating kasi spontaneous eh. Walang okasyon. Pangatlo, the holiday comes with unfair pressure. Some may feel like they need to have a good Valentine's Day story to share the next day or others will judge their partner or relationship. Matindi pressure pagpasok sa trabaho. Uy, Valentine's Day, eh, saan date nyo? May date kayo? Eh kami, may date kami ng husband ko, ng boyfriend ko. Kung ikaw ay walang boyfriend, can you imagine the pressure of this holiday season? Wala kang boyfriend, hindi magkamayaw yung opisina, kesyo ganito, pagyayabang na merong date sa ganitong hotel, pagkatapos susunduin ng boyfriend, tapos ikaw wala, antindi ng pressure sa'yo. Unfair! Nakapagbibigay nga po ng depression yung ganitong mga season do sa mga dalagat binata na walang relationship eh. Kailangan ba na ipush mo sarili mo dahil sa pressure na ito? Ano po? Sabi nga, how many long-stem roses your partner gives you for Valentine's Day has little to do with your commitment level of intimacy and overall satisfaction in your relationships. Minsan nga po mga kapatid eh, it's almost insulting to your partner to put that much emphasis on getting it right for Valentine's Day. Kasi nga po, baka naman na-pressure ka lang dahil alam mo na bibigyan, dapat bigyan. O yung kasama sa trabaho, baka tumanggap ng bulaklak, yung misis mo hindi, nako, mag-aaway kayo. So, unfair. Hindi po ba? Pang-apat, there are many other special day to celebrate instead. Kaya yung mga strong couples, hindi na yung nagse-celebrate. Kasi ang dami naman pwedeng i-celebrate, mga kapatid. Na po,
Gaya ng binanggit ko kanina, yung first kiss ninyo, or hindi naman kabastusan, yung first sex ninyong mag-asawa. Naku, alam ko, hindi nyo naman malilimutan yun kung saan nangyari yun eh, kung kailan nangyari yun eh. O the first time na sinabihan mo siya ng I love you at sinagot ka ng I love you back. O those are the days that should be marked on the calendar and be celebrated between the two of you. Yung strong couple shows that this is important. And Valentine's Day is the least important love day on the list. And even more important to celebrate days that are unique to your relationship as a couple. Yung pamamanhikan. Naku, mahalaga yun. Yun po ba? Anyways, marami naman pong ganun hindi na nangyari. Panlima, they know romantic love is not the only important love. Self-love is more important than romantic love. And you cannot fall deeply in love with someone else and stay on that love until you learn how to properly love yourself. At yung mga strong couples understand how hard it is to practice self-love and they value that love all else. Po. Wala namang special holiday para sa self-love eh. O kaya yung special holidays para dun sa walang partner. Special holiday para sa mga single. Wala naman nun eh. No? Kaya importante matutunan natin yung disenyo ng Diyos sa atin. Na kahit wala tayo nung bagay na yon, wala tayong asawa, wala tayong boyfriend, eh mahal natin ang ating mga sarili dahil ito ay disenyo ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos na ganito. At matuto tayong respetohin ang ating sarili, mahalin ang ating sarili, kahit wala yung mga partner na yan. At unawain na romantic love is not the only important love. Amen? No? Pang-anim, it's just a day like any other day. Yung mga strong couple probably won't be bummed if they realize they miss Valentine's Day. Yung mga tunay na mag-asawang matibay, hindi mahalaga, nakalipas ang Valentine's Day. Hindi nga namalayan. Alam niyo po mga kapatid, kaya lang namin naaalala ang Valentine's Day kasi katabi ito ng birthday ng hipag ko na si Ting. Happy birthday, Ting. Yo, kahapon birthday nun eh. Si Maria Fe Ayagan Gutierrez. Kaya naaalala namin, no? Ay, Valentine's Day na nga pala bukas kasi birthday ni Tita Ting ngayon. Yun lang. Pero para i-celebrate namin, no? Pati mga anak ko po. No? I don't know. Kung may mga gagawing mga hakbang ito mamaya, may magpapaalam, I don't know. Pero kahapon pinag-uusapan na namin yan eh. Sinasabi na ng nanay nila, oy, tumigil kayo, magbabale Valentine's kayo. Nakakalabas naman kayo ng hindi Valentine's Day. Ngayon kayo sasabay, ngayon kayo magaganito-ganito. So, yun po, it is just like a day. It is just a day like any other. Pampito, strong couples are clear on what Valentine's Day means to them. Couples in solid relationship become that day through open and honest communication naiintindihan kung anong kahulugan itong Valentine's Day. Some couples don't need to celebrate the day because they had a conversation about it beforehand. Pinag-usapan na. O, ito ay hindi natin i-celebrate. And it's a conversation you can have after you first met or first Valentine's Day together. Na ito ay may kinalaman sa pananampalataya, hindi natin to dapat i-celebrate. Ayan. Katulad din po yan ang pista ng mga santo. Noon pong naging mag-asawa kami ni Dang, yung pamimiesta, hindi na po namin yan ginagawa. O hindi naman hindi niya ginagawa, piyesta na ganito. Sabagay, miskin nung araw naman. Yung misis ko po, hindi naman niya nakikipiesta. Bagamat siya, Roman Catholic before. So, ayun po. Alam na niya na hindi na ganun, walang ganun. Ayan.
At pangwalo, sometimes it's more fun to boycott societal norms. Minsan, we have to go against the flow. Tandaan po natin, hindi palibasa, lahat ay, ano tawag doon? Lahat ay umaayon dito, ay makikiayon tayo. Sometimes it's more fun to boycott societal norms. Rebelling against something as superficial as Valentine's Day with your love by your side is romantic in its own way. Why? Kasi nasa bahay lang kayo. Let's say, nasa bahay lang kayo. Kiskisan na lang ng paa. Nanonood kayo ng television during Valentine's Day. Pinagkukwentuhan nyo na, naku, yung iba gumagasta ngayon. Yung iba ganito ngayon. At kung ano-ano pa. Pero kayo, you're just sitting on an ordinary day, showing love and affection. Sabi nga, for some couple, it's their way of celebrating the day together. Eh, pag-usapan na lang ninyo, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan. At panghuli, ano po, having a Valentine shouldn't be a goal. Having a roof on your head, having money to buy food, having your health, having good friends, having reliable family members, all of this is far more important than having a date on a specific day each year. Valentine's Day ka ng Valentine's Day. Regalo ka ng regalo, gutom naman kayo. Celebration ng Valentine's Day. Wala naman kayong bahay. Kesa kung ano-anong mga paggastos ang gawin nyo dyan, ipunin nyo na lang para sa isang espesyal na pangangailangan o mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Tandaan ninyo, having a Valentine shouldn't be a goal. There's a lot of things that you should concentrate upon. No? Strong couples know the value in the truly important things and know how lucky they are to have the things that matter. O ikaw, babae, wala kang bulaklak, wala kang tsokolate, pero may microwave ka, thank you, di ba? Wala kang bulaklak, wala kang tsokolate, pero maganda bahay mo, may kotse ka. Praise the Lord. Wala kang date ngayon, wala kang special na lakad ngayon. Tingnan nyo buhay nyo. May bank account kayo, maayos ang mister mo, hindi babaero. Dapat pasalamatan. Kesa magkaroon ng isang special na araw ngayon na alam mo na binubola ka lang, dahil meron namang kabit pala si mister mo. Pinasaya ka lang ng araw na ito. Pero yung February 13 at February 15, sa iba naman niya i-celebrate. Diba? There's a lot of things. Truly important things na dapat pagtuunan kesa sa mga bagay na ito. Amen? Sana po mga kapatid na kinabang kayo sa pag-aaral na ito at hindi po tayo nagiging KJ. Nagpapaliwanag lang ho tayo ng kahalagahan bilang mga mananampalataya na naiintindihan natin ang mga bagay na ating pinaggagawa. Tayo po'y manlangin. Panginoon, aming amang makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, hindi ko po alam kung ano ang naging dulot ng selebrasyon ng araw na ito para sa iba. Hindi ko po alam kung mayroon pong duguan dahil naisuko ang bagay na dapat ay hindi pa ginagawa. Hindi ko po alam kung mayroong mga nangangamba dahil ang ginawang pagpapasya ay pwedeng pagsisihan paglipas ng mga araw. Hindi ko po alam kung nagdulot ng pagkakasalang sexual ang araw na ito para sa iba. Ilayo mo sana, Panginoon, ang amin pong mga kapatid, ang aming mga anak, ang mga mahal namin sa buhay, sa mga ganitong klase ng makamundong pagdiriwang
na ginamit ang salitang pag-ibig, subalit hindi naman talaga iyon ang kahulugan. Turuan mo po kaming maging matapang sa pamamahayag. Turuan mo po kaming manindigan bilang mga lingkod, bilang mga pastor. Huwag po kaming makikonsinti sa pagse-celebrate sa pagpapalit lang ng pangalan nito. No? Salamat po Panginoon sapagkat natututunan namin na ang iyong mga salita ay nagpapahayag sa amin ng pagtuturo ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ito'y pagpaparaya. Hindi po ipinipilit yung kanyang gusto. Hindi dahil sa pita ng laman, kung hindi ng commitment at pagsasakripisyo. Panginoon, aking pong dalangin ang mga kapatid na nakikinig ngayon at kung sino man yung dumadaan sa mga problemang dulot ng Valentine's Day, anxiety, depression, kalungkutan dahil walang nakaalala sa kanila sa araw na ito, aliwin mo sila. Ipakita na ang halaga nila ay hindi nakabase sa authentication ng tao, kundi doon sa plano mo. Ikaw ang nagsabing, mahal mo kami at hindi mo kami iiwanan. Hindi kami nag-iisa dahil iniwanan kami ng aming minamahal o walang nakaalala o walang nakipag-celebrate sa amin ng araw na ito. Ang mahalaga, nandyan ka, Panginoon, at mahal mo kami. Maraming marami pong salamat. We bring back the glory to you, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Magandang araw po mga kapatid. At sa umaga pong ito, ayun, naririnig niyo na naman po si King. Nag-iiyak na naman po doon. Ano po? Sabi po nung iba, naririnig nila yung pag-atungal ni King doon sa taas eh. At ayan. Atin pong babatiin muna yung ilan sa ating mga kapatid sa umaga pong ito. Pagbati po sa mga nakasama natin, no? Pwede po kayong mag-comment mga kapatid. April Bautista, ito kayang si April, may ka-Valentine's kaya ito. Dalaga pa ho ito, no? Yung mga binata dyan, April Bautista. Kay Ami De Castro, pakinggan Ami, magandang araw. Ate Josephine Reyes, Ate Mercy Agustin, magandang araw Ate Mercy. Ito pa ho, no, yung mga binata. Si Kumaring Ami Santos, magandang araw Maring Ami. Kuya Ramoncito Gonzales, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Monet Raimundo, magandang araw sa iyo Monet. Pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din po kay kapatid na Darwin Rodolfo, Maribeth Eusebio, Ate Vanji Magnaye, Ate Ellie Fernandez, magandang araw. Ate Yoli Dipol, Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Kay Ana Santiago, magandang araw sa inyo. Kuya Eric Maynes, Ate Esti Demetillo, ayan, Ate Elvi Pascal, Kuya Reynaldo Alcantara, kapatid na Petronio de los Reyes, magandang araw po. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Eric Advincula, ganun din kay Ai. Ayan, magandang araw sa inyo. Meryl Cornejo, magandang araw. Pagpalain kayo ng Panginoon, Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, Ate Telly Hernandez at Kuya Chirit, magandang araw po. Pagpalain kayo ng Panginoon, Ate Elisa Banasihan, Nanay Felisa Silla, magandang araw po. Maribel Gabatino, magandang araw kapatid. Ate Cora Dolor, Avi Kamunggol, magandang araw sa iyo. At shout out din kay Mark Dulya, yan, tinag ni Abi Kamunggol. Ate Nora Gonzales, magandang araw. Oyet, Ate Oyet Algara, kapatid na Agnes Causaren, magandang araw sa inyo mga kapatid. Ate Paz Mendoza, Kuya Henry de la Cruz, magandang araw. Ayan, shoutout din kay Armando Cornejo, Joseph Cornejo, Samaya Paolo Cornejo, Jasmine Prado, Grace Cornejo, Orlando Viado, ayan. So pagpalain kayo ng Panginoon, mga shout out ni tinag ni Meryl. Ate Ading at Kuya Dante Henido, magandang araw po sa inyo. Enjoy your stay sa San Diego. Enwell Luna, magandang araw kapatid. Ate Elizabeth Sanchez, Elizabeth Aguinaldo, magandang araw po. Ate Nelia Ramos, magandang araw.
Ganun din po kay kapatid Reginald Vito. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Ganun din po kay Kuya Boyet at kay Ate Yoli Kerubin. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Nanay Belen Olaes, Ate Del at Kuya Eddie Sauler. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Del Magkawas at Kuya Ban Magkawas. Ganun din po kay Nanay Elong Santarin at kay Ate Apin at Kuya Bani Reyes. Good morning everyone! At again, maraming salamat. Mag-ingat po kayo. Ito po ang inyong lingkod. Makita po tayo sa Theological Forum tomorrow, Tuesday, kasama po ang ating mga mahal na pastor. Ito ang inyong lingkod. Napakalamig, Winnipeg! Salamat sa inyong pagsubaybay. Kita tayo uli bukas dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!